Nagsagawa ng leadership orientation ang South Central Luzon Conference sa iba't ibang simbahang Adventista sa Quezon-Marinduque area. Ang nasabing orientation ay pinangunahan ng SCLC Administrators and Directors sa layuning maiayon sa iisang direksyon ang pangunguna at paglilingkod ng butihing lokal Adventist Church leaders sa nasabing area. Ang kanilang nagkakaisang pagsulong ng gawain doon, balitang may pag-asa ni Eric James Fallier. Sa pangunguna ng South Central Luzon Conference President, Pastor Jasper Flores, kasama ang SCLC Directors, na isa katuparan ng bi-cluster na pagpupulong ng mga leader ng mga lokal na iglesia para sa buong maghapong leadership orientation na isinagawa sa iba't ibang bahagi ng Quezon-Marinduque area. Nagsilbing plenary speakers at lecturers sa breakout sessions, ang Ministerial Council katuwang ang ilang mga leader ng bawat distrito upang talakayin ang mga mahalagang impormasyon na may kinalaman sa kalusugan, kabataan, musika at edukasyon. Ako'y nagagalak na samantalang ako ay dumadalo sa ganitong lektura ng mga orientation ay nakikita ko ang aking malaking mga pagkukulang. Ang akala ko kasi ay tamang-tama na ang aking kalaman, pero sa ganitong magpagkataon nakikita ko na mayroon pa palang malaking kakulangan na nakakukuha ko at nadadagdagan yung aking kalaman sa ikasusulong na aking paglilingkod sa gawain ng Panginoon. Biniging diin ang mga gampanin ng elders, deacons at deaconesses, kasama rin ang tungkulin ng department leaders sa loob at labas ng iglesia. Talaga napakaganda po ang pagkakasama-sama namin dito sapagkat marami po dito mga update ng mga aral na dapat matutunan ng mga leader. Doon po ay napakinggan namin yung mga iba't ibang paparaanan ng mga elder kung ano yung mga gagawin sa kanilang mga tuka, sa kanilang mga iglesia. Ganon din po ang mga iba't ibang departamento na ito po ay kanilang magagampanan ng maayos sa pamamagitan ng mga makabagong paraan ng paglilingkod bilang mga leader ng banal na iglesia. Patuloy na hinahangad ng pangasiwaan na mas mapaigi at mapalawak pa ang paglilingkod ng mga kapatiran at leader ng iglesia sa kanilang mga distrito. Ang isa sa mga direksyon ng atin pong tanggapan ng ECLC ay palalakasin natin at patitibayin ang leadership ng ating mga lokal na iglesia. Ikalawa, to equip our church officers upang sila maging epektibo sa kanilang pangangasiwa sa ating mga lokal na iglesia. Kapag ang ating mga church officers ay equipped sila, ay nagiging matagumpay at naging maayos at naging successful ang kanilang pangangasiwa sapagkat meron silang materiales puertes na kanilang gagamitin sa kanila pong pangangasiwa. Ang ikatlo, dahil po sa misyon ng ating iglesia. Ngayong taon ay Year of Evangelism at ang lahat po ng mga departamento at lahat ng mga miyembro ay kinakailangan makikisangkot sa tinatawag nating Total Member Involvement. Tunay na isang hamon sa bawat isa ang sinasabi ni Mrs. Ellen G. White sa Prophets and Kings, page 31. The path of men who are placed as leaders is not an easy one, but there to see in every difficulty a call to prayer. Gaya rin ang sinasabi ng Hebreo 13 verse 7, alalahanin ang mga namumuno sa inyo na nagpahayag ng salita ng Diyos. Isipin kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa. Ako si Eric James M. Fallier para sa Hope Today and PUC News.